Shalom Yahweh. Ya ha wa a Yahweh. Kaunting kalaman mula sa kasulatan. Ang ating pumpaksa sa araw na ito ay hinggil po dito sa pangalawang Korinto 11:2. Marami na po ang nagpaliwanag nito, lalo tigit doon sa ang kanilang reliyon o sekta ay may pangalang iglesia. Ano po? Ating pumbasahin, sapagkat ako'y naninibugo tungkol sa inyo ng panibugong ukol sa Diyos, sapagkat kayo aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. So, sino po ba yung asawa o babaeng kasintahan ni Yahawashi o nung Misayas? Tingnan po natin sa The Scripture 2009, itong 2 Corinthians 11:2. Sabi niya, "For I am jealous for you with a jealousy according to Elohim. For I gave you in the marriage to one husband to present you as an innocent maiden to Messiah." So pag sinabing innocent, anong ibig usin niyan? Not guilty of a crime or offense. Hindi nagkasala sa isang krimen o pagkakasala. Lumalabas ko kasi dito, ito ay ginagamit ng iglesia. Marami yung iglesia ang gumamit nitong talatang ito para lamang palabasin nila na yung mapapangasawa nung Misaya ay yung kanilang iglesia. Siguro nakuha niya na yung ibig kong sabihin. Ginagamit itong talatang ito. Pero dito, pasisinungalingan ng kasulatan yung kanilang inaangkin. Ano? O tatandaan natin, ha? Innocent maiden to Messiah. Ano ibig sabihin? Dalagang malinis. Malinis. Ang nakalagay ko kasi dyan, innocent. Ibig sabihin, not guilty of a crime or offense. Hindi nagkasala sa isang krimen. Ang dami yung iglesia, inaangkin ho yan. Pero tanongin nyo, sila ba ay nagkasala at patuloy na nagkakasala? Eh, tao lang ang wika. O eh, paano? O di hindi kayo yan. Ano? Ngayon. Bakit kailangang malinis? Eh kasi oh, dito sa 21:14 ng Leviticus. Tingnan nyo kung bakit, ha? Kung bakit na malinis. Leviticus 21:14. Ayan. O, sa Tagalog. Sabi niya, ito ho ay yung high priest. Ayan. Ano na natin ho dito? Ayan. At ang pangulong saserdote sa kanilang magkakapatid na binuhusan ng ulo ng langis na pangpahid at itinilaga upang makapagbihis ng mga banal na bihisan ay huwag maglulugay ng buhok ng kanyang ulo ni huwag hahapakin ng kanyang mga suot. Ni papasok sa kinaroroon ng bangkay ni Numan, ni magpapakahawa dahil sa kanyang ama o dahil sa kanyang ina. Nilalabas sa santuario, nilalapastanganin ang santuario ng kanyang Diyos. Sapagkat ang talaga na langis na pangpahid na kanyang Diyos ay nasa ulo niya. Ako ang Panginoon, o si Yahweh. 13. At siya'y mag-aasawa sa isang dalagang malinis. High priest ito, ha? Ano ang kaugnayan nito kay Yahawashi o doon sa Misaya? Tuloy ho natin. Sabao o inihiwalay sa lamas o patutot ay huwag siyang mag-aasawa kundi sa isang dalagang malinis sa kanyang sariling bayan, mag-aasawa siya. High priest ito. Eh sino ho ba ang high priest? Hindi ho ba si Yahawashi? Pansinin natin. Hebreo 4:14. Ubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Yahawashi na anak ng Diyos
ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. 15. Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan na gaya rin naman natin. Gayunmay, walang kasalanan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Isa-isayin ko lang ho, doon sa pangalawang Korinto 11:2, yun daw dalagang malinis. Ano? Innocent maiden. Ulitin ko yun. Ngayon, sino ho, base doon sa Leviticus 21:14, hindi daw dapat mag-asawa. Sino? Yung high priest, dakilang saserdote, ng ano? Ng lamas. Hiwalay. Hindi pwede. Kinakailangan dalagang malinis. Ngayon, sino yung tinutukoy nila rito? 5:26 ng Epeso. Ito yung isinusunod nila para palitawin na yung kanilang iglesia, yun daw yung asawa. Ito, 5:26 ng Epeso. Upang kanyang pakabanalin ito na nililinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. 26 yun. Taas natin sa 23. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ngayon, ano, tinutukoy dyan, may iglesia na napansin tayo. Pero kunin natin dito sa The Scripture 2009. Because the husband is head of the wife, as also the Messiah is head of the assembly, and he is the savior of the body. Bakit ko binibigyan ito ng pansin yung salitang assembly at saka yung iglesia? Una, ang assembly po ay kalipunan ng mga tao. Samantalang yung salitang iglesia sa Tagalog, ito, ang sa English yan ay church. O, tingnan natin sa English. Ayan, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. So, iglesia, church, and he is the savior of the body. Sa The Scripture 2009, because the husband is head of the wife, as also the Messiah is head of the assembly. Anong pagkakaiba? Malaki. Bakit to? Kasi yung assembly, kalipunan ng mga tao. Samantalang yung church o yung iglesia ay isang simbahan sa Tagalog. Ha? O paano ngayon? Paano ngayon nag-aangkin itong mga iglesia? Ano? Ang dami ho yan. Iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo, ano? Iglesia ni Hesus Kristo. Ang dami nag-aangkin ho yan. Yung 5:23 na yan ng Epeso, ang dami ho nag-aangkin yan. Ngayon, para patunayan ang kasulatan na yung binabanggit na yan na magiging asawa, ano, dito ho sa Revelation 19:7. Ano natin, ha? Let us be glad and rejoice and give Him praise, for the marriage of the Lamb has come, and His wife prepared herself. So, tinutukoy dyan, sabi niyan, tayo mga galak at tayo magsayang mainam at siya ating luwalatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahanda na. Ayan na. 8. At sa kanya'y pinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gaya o matuwid na gawa ng mga banal ay todas. Bakit? Yan hong lahat ng nag-angkin ng iglesia. Kasi ang ginagamit pa nilang talata, Gawa 20:28, Roma 16:16, ano, nasilaw raw ang tinutok. Eh dito, banal. Ayan, oh. Siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Ayan.
Yan ang mga iglesia na nag-aangkin, tingnan nyo kung sila ay mga banal. Ha? Sa panlabas lamang ho eh, punong-puno na ng bisyo, paano naging banal? Ano? O 21:9 ng Revelation. At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok na mga puno, puno ng pitong huling salot at nagsalita sa akin na nagsabi, halika, ipakikita ko sa iyo ang babaeng kasintahan, ang asawa ng kordero. At dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok at ipinakita sa akin ang bayang banal, Jerusalem, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos. Nakuha po ba ninyo yan? Bayang banal. Hindi po yung Jerusalem na nasa Israel. Ha? Bayang banal. Ano? Yan. So yung minabanggit po dyan, yung assembly o yung kalipunan ng mga tao. Ano? Hindi po yung iglesia, hindi po yung church, hindi po yung simbahan. Kaunting kalaman mula sa kasulatan. Maraming maraming po salamat sa inyong lahat.